Life can be really hard, kahit pa para sa mga Kristiyano. Kaya, in this video, pag-usapan natin, 3 ways God remains faithful even when life is tough. Coming up here on Pursuing the Savior. What is going on? My name is Archie and welcome to Pursuing the Savior. I'm a pastor and a writer, and I have a passion for helping people understand the Bible and find their way back to God. And that's what this channel is all about. If you're new to this channel, please consider subscribing and hit that little notification bell so you won't miss a thing. And if you're watching on Facebook, don't forget to like or follow our official Facebook page, Pursuing the Savior. Let's get started. Being faithful to God is a whole lot easier when life is comfortable. But when the going gets tough, kaya pa ba nating maging tapat sa Panginoon? Pag dumadaan tayo ng mga panahon ng pagluluksa, ng kahirapan at ng kawalan, paano ba tayo huhugot ng lakas? At paano ba natin masasabing nagmamatsyag pa rin ang Panginoon at siya ay nananatiling tapat sa kabila ng ating paghihirap? Number one, God's not done with you. Basahin natin ang Philippians chapter 1 verse 6. And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Sa bahaging ito ng Book of Philippians, ay ina-encourage ni Paul ang mga taga-Filipos na manatiling matatag at tapat sa Panginoon sapagkat ang Panginoon ay patuloy pa rin silang pinagpapaging banal. Sinasabi niya dito na hindi pa tapos ang Panginoon sa kanyang proseso, yung tinatawag na sanctification o yung pagpapaging banal sa mga mananampalataya. Sigurado si Paul dito na tatapusin ng Panginoon ang kanyang sinimulan sapagkat ito ay nakabase doon sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Sanctification is rather difficult. Kung tayo lang, kung pupwede lang sana na tayo ay pagsampalataya natin sa Panginoon, ay dadalhin niya na tayo sa langit, right? But hindi lahat ng sitwasyon ay ganon. Sanctification includes a lot of hard stuff, katulad ng rebuking, correcting, and disciplining. Kaya kailangan nating maintindihan na hindi porke tayo ay nahihirapan ay kinalimutan na tayo ng Panginoon at pwede na nating pagdudahan ang mga pakay niya sa buhay natin. Hindi natin pwedeng sabihin na dahil lang sa ating paghihirap ay tinalikuran na tayo ng Panginoon at wala na siyang interes sa atin. No, that is wrong. That is a lie. My friend, you need to remind yourself that God is faithful and true. Yun ang tawag sa kanya ng salita ng Diyos. And when life seems unfair, it would be unfair for us to judge God, to conclude that He is unfaithful. It wouldn't be fair for us na husgahan natin siya at ibigay sa kanya lahat ng sisi sa lahat ng mga nangyayaring bagay sa atin na masama. The truth is, God is not done with you. And He made a promise that He will finish whatever He started in you. And this is the process of your salvation. You are saved, but you are still being saved in the sense that God is making you more and more like Jesus through the ministry of the Holy Spirit. And sometimes God uses different challenges, trials, and hardships sa buhay natin para ma-accomplish yung mga plano niya. At ang purpose ng mga challenges na to, para matuto tayo na dumepende sa Diyos at hindi sa mga sarili natin. Number 2, God's grace is enough for you. Let's read 2 Corinthians chapter 12, verse 9. But He said to me, "My grace is sufficient for you, for My power is made perfect in weakness." Sa passage na to, makikita natin na si Paul ay binigyan ng Panginoon ng isang hindi malilimutang karanasan. Siya ay binigyan ng isang karanasang kung saan siya ay iniakyat sa langit at pinakitaan ng kapahayagan na hindi niya dapat ipagmalaki.
And to keep Paul from being conceited, from being proud, ay binigyan siya ng Panginoon ng isang tinatawag na thorn in the flesh. Naramdaman ni Paul yung hirap na dulot ng thorn in the flesh na yon, kaya paulit-ulit niyang hiniling sa Diyos na tanggalin ito. Subalit tumanggi ang Diyos at ipinaliwanag kay Paul na ang kanyang thorn in the flesh ay hindi tatanggalin dahil may purpose yan para hindi siya maging mayabang at para matuto siyang dumepende sa Diyos. At dahil dito ay makikita na sapat ang grasya ng Diyos at yung kapangyarihan ng Diyos ay nagiging perpekto sa pamamagitan ng kahinaan ni Paul. Ano ang ibig sabihin nito para sa ating mga Kristiyanong namumuhay sa 21st century? There is no such thing as a Christian that can do it all. No matter how good we are, there will always be a challenge that is too great for us. We have to understand na tayo ay hindi tinawag ng Diyos para magresolba ng mga problema sa sariling kakayanan at kalakasan lamang natin. Here's a fact. Apart from Christ, ay wala naman tayong magagawa. So, kapag tayo ay dumadaan sa mga mahihirap na sitwasyon ng buhay natin, kailangan nating maintindihan na ang pakay ng mga ito ay para lumapit tayo lalo sa Diyos. At kay Kristo, sa Kanya tayo huhugot ng lakas at sa tulong ng banal na Espiritu ay ating mapagtatagumpayan anuman ang pagsubok, gaano man ito kahirap. Again, we cannot do everything. For what it's worth, baka nga mas makakabuti pa yun para sa atin. Kasi kung kaya nating gawin ang lahat, na kaya nating lusutan lahat ng busot, ay para saan pa at may Diyos? Mananalangin pa kaya tayo? Aasa pa kaya tayo sa Kanya kung kaya naman pala nating lutasin lahat ng mga problema natin? And let's not forget na ang buhay natin ay dapat nating ginugugol para sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang Diyos ay naluluwalhati kapag inaamin natin ang ating mga kahinaan at kung sa Kanya tayo humihingi ng lakas at tulong. When we humble ourselves before Him and submit our will to His will, that's when we give glory. And my friend, doon nagiging kalakasan ang ating kahinaan. Number 3, God remembers your sacrifices. Hebrews 6, verse 10. For God is not unjust, so as to overlook your work and the love that you have shown for His name in serving the saints as you still do. The writer of the book of Hebrews criticized his readers for their lack of spiritual maturity at binigyan niya sila ng babala dahil sa kanilang pagkakaroon ng superficial or mababaw na pananampalataya. But in verse 10, nag-iba ng tone yung writer at kanyang pinuri yung kanyang mga sinulatan dahil sa kanilang serbisyo sa Diyos at sa pag-ibig nila para sa iba. The author is confident that God will remember the Hebrews dahil sa kanilang paglilingkod at dahil sa pag-ibig na ipinapakita nila sa kanilang kapwa. Kaya nga sinasabihan sila dito ng writer na magpatuloy sa kanilang mabubuting mga gawa. Now, it is possible that the reason why the writer said that was some of the believers, some of the Hebrew believers were thinking na para bang hindi napapansin ng Diyos yung kanilang mga pagsasakripisyo at paglilingkod. But God assures them, God sees and that He appreciates their work. Kapatid, naranasan mo na ba na sa kabila ng iyong paglilingkod sa Diyos at sa kapwa, ay naramdaman mo na para bang underappreciated ka? Let's say sa ministry, or sa trabaho, or sa pamilya. In other words, sa kabila ng iyong pagsusumikap, ay parang nineneglect or hindi binibigyan ng halaga ang iyong mga ginagawa. This verse is a reminder for you and me na nakikita ng Diyos ang ating pagtitiyaga at ang ating paglilingkod sa Kanya at sa ating kapwa. And God is encouraging you today, tuloy lang, huwag kang titigil. Patuloy lang ang paglilingkod sa Diyos at sa Kanyang Iglesia. And let's not forget, God is not unfair. He is not unjust to ignore all the good things that you're doing at the right time. He will lift you up in honor and bless you. And more importantly, He will give you eternal rewards for all your sacrifices. In conclusion, going through a season of hardship can be quite overwhelming
and frustrating. And perhaps every Christian in history had their own share of suffering and frustration. Subalit kapatid, yung ating paghihirap ay hindi dapat magbunsod sa atin para talikuran natin ng Panginoon, kundi lalo pa tayong lumapit sa Kanya. Kailangan nating pagpatuloy na gawin ang mga mabubuting bagay na ginagawa natin sa Kanya. Huwag tayong manghinawa, huwag tayong mapagod. Paghandaan natin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus. At sana maabutan niya tayo na naglilingkod at punong-puno ng galak dahil sa Kanya. I hope you learned something from this week's video. And if you want more videos like this one, don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow our official Facebook page. And with that, my friend, I'll see you on the next one.